Good morning mga kasolat. Since walang magawa sa bahay dahil sa home quarantine na ipinatupad ng ating presidente, ay naisipan ko lang mag-share ng aking maliit na setup dito sa solar power. Ito pala ang aking mga, medyo madilim kasi nawawala yung araw. Ito pala yung aking mga batteries na medyo madilim. 5 perasong 50Ah na Live PO4. Ayan, naka 12 volt system ako mga kasolat. Kita natin na lahat sila naka-set sa parallel. Ayan, lahat ng mga positive magkakasama. Ayan, medyo lumiwanag na, lumitaw ang araw. At lahat ng mga negative magkakasama naka-ano. So, yung solar ko pala mga... Yung solar panel ko pala is na nakalagay rito ay 2 perasong 300 watts na panel. Tapos, ayan no, solar, since napakalakas ng matindi ang init ng araw, umaabot na siya ng hanggang 31.15. Ang computation kasi nito, usually, ang average na 300 watts ay nasa 15. 15 to 17, ganyan naglalaro sila. Kaya mapapansin nyo, since 2300 watts, maabot siya ng 30, minsan naabot pa yung mga 35 kung minsan sobrang init. Pero yung pinaka-peak, tapos biglang magdadrop na naman yun. Ito palang solar charge controller ko na SRN is, ang capacity nito is 40 amperes. Ayan, may nakatabi pa akong isang perasong 20 ampere na charge controller na SRN rin to mga solar. Ayan, kung makapansin nyo, nasa 15 lang ang charge nito. Ito nasa 30, parang almost kalahati lang. Ito kasi nakalagay ko lang dito is isang perasong 300 watts na panel. Ayan. So, ang iano ko lang dito mga solar, kung itong aking mga battery na napaka lakas, itong mga lithium Live PO4, medyo may kamahalan nga lang kasi nasa 7.5 ang isa nito kay Sir Falcon Tang. Ayan. So ang 5 nito, aabot na siya ng mga 7 times 5 nasa ano na yun, 35 plus 2.5, 37.5 kung di ako nagkakamali. Alos ganun na yung halaga ng mga to, battery pa lang, compared dito sa mga lithium. Ito, medyo okay na rin, pero ang ano lang dito sa mga lithium na to, ito pala ang capacity nito. 150, ayan, mga solar, medyo madilim. 150Ah, 2 peraso yan, 150Ah. Second hand, nabili ko lang sa isang supplier natin sa Manila. So, ang isang advantage kasi nitong ito palang advantage at disadvantage ng dalawa. Itong lithium ay itong lead acid, medyo may mura lang ito. Hindi ito, lalo lang kapag second hand ang binili mo. Pero importante mga solar, advice ko lang, kung bibili kayo ng mga second hand na ganito, lalo na kung yung iba napupunta ng Raon, siguraduhin na meron kayong pantest na battery. Yung ganito, yung battery tester na ganito, at least matetest nyo kung maganda pa yung health ng battery o hindi na. Pero ngayon kasi mga solar, since nauso sa atin ngayon yung mga lithium batteries tulad nitong Live PO4, ito, nasubukan ko na to. Ang load na ginagamit ko rito mga solar is usually ito, dinedicate ko lang ito sa aircon. Itong aircon na to, buibili dapat ako 100Ah, pero na out of stock na kay Sir Falcon Tang. Kaya parang naano ko, okay din naman siguro ang 50Ah, kaya bumili na ako ng 5 peraso. Ngayon, ito pala, napaparan ko yung aking 1 hours power na aircon ng 4 to 5 hours. Sa mga ano to, basta fully charged ang battery ko.
Ayan ang solar. Kaya ang ginagawa ko ngayon, dahil hindi ako makalabas, gusto mong i-upgrade to, dagdagan ng panel para tumaas, o magdagdag pa ako ng charge controller na isa pa rito. Kung mapapansin nyo, mayroon pang vacant na isa. Para sa isang charge controller, kung magka-budget, siguro maganda 60 amperes na. At mag-dedicate pa ako ng mas mahaba. Ngayon, temporarily, dahil hindi ako makalabas, dahil sa home quarantine, naisipan ko munang gamit ng alternative na pang-charge, pang-additional charge, para mapuno ko to. So, ang current charge na sa SCC ko is 30 amps. Ayan, nag-average siya ng, dahil nasa alas 10 pa lang ngayon. Hanggang mamayang mga alas 2, nasa ganyan pa yan. Pag alas 3, alas 4 na, medyo mababa na yan. Dahil yung araw, pa-side na siya. Pa-lubog na. So, naisipan ko, para mas lalong mapuno, since ang isang setup ko na to, hindi masyadong nagagamit, konti lang mga load na nandito pag umaga, at maraming pa siyang charge. So, ginawa ko, mga ka-solar, gumamit ako ng, kumuha ako ng ilang power na nanggagaling dito sa lead acid, papunta dito. So, ang ginawa ko lang, nilagyan ko siya ng, ito, nakabaliktad lang, itong Bosca 20 amperes portable battery charger. Ito mga solar, ang sinacharge nito is ito yung output niya, makikita nyo, nakatap lang dito sa positive at negative. Ayun pala, yun, negative. Ang sinacharge nito, ito. Ang kagandaan, ang gusto ko lakas dito, napakaliit. Tapos, makikita mo agad yung charging current niya dito. Ayan, kung makikita nyo, nasa 7.6. Naka-steady lang yan, halos dyan sa 7.6. Yan, kumukuha ng power yan. Actually, nandito yan sa, nakalagay lang siya rito. Baga, yan. Ito yung home, ito yung ginagamit kong consumo kasalukoy yan pala sa bahay, mga kasolat. Hindi ko lang alam, yan. Nasa 118 watts, kasama itong ano. Pansinin niyo mga solar, yung 100, medyo malakas kumain itong charger na to. Tingnan niyo. Pag pinatay ko to, tingnan niyo yung mangyari. Yung 118, magdadrop yan ng, ayun, nasa 11.9 lang. Kasama na dito yung refrigerator ko na, kaya mababa lang to, siguro naka-automatic na niyan. Nakapatay na yung compressor siguro dahil naka-inverter type yung refrigerator, kaya napakababa lang. Pag mandar yan, napakaliit lang. Basta kapag refrigerator na inverter, napakatipid nilang kumain mga solar. Sisindihin ko siya. Pansinin nyo itong mangyayari dito sa volts ko. Sisindihin ko yung controller, biglang tataas yan. Yun. Almost 100 watts ang kinakain niya. At yan, kumukuha ng power dito sa battery ko dito. Na sinacharge naman itong isang SCC ko lang. Yan. So, yun lang. Yun yung isang, bali yung pangalawang method ko na pag-charge dito sa mga battery. Kasi ito mapuno paggabi para mahaba-habang aircon ang pwede kong gamitin sa gabi. Na libre lang mga solar. Ngayon, ang isa pa, parang hindi pa rin ako satisfied sa dalawa dito sa charge controller at dito kasi parang nagkukulangan pa. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko pa nitong isang charger na to. Yung sabi nila MPPT to, pero in fact hindi naman talaga MPPT to mga solar. Sa ibang mga ano tawag nila dito, parang boost charger yata ang tawag nila dito. Ayan. Kagandahan kasi nito na set mo siya ng mga parameters niya, kung ilang voltage ang gusto mong iset, kung ilang amperes. Actually nakaset to ng 10 pero hanggang 6 lang ang kinakaya niya. 6 to 7, minsan maabot ng 8 to pag medyo malakas-lakas ang charge ng battery ko pa. Ayan, ito ang sinacharge nito. Ito pala, kumukuha ng power to, hindi dun sa lead acid, hindi dun. Kumukuha ng power to kasi mayroon pa ako sa setup, ito mga ordinary na charge controller lang. Dito kumukuha ng power yan. Dito sa isang, ito, mga live PO4 ko rin na nabili kay Sir Pongkinini, mga second hand lang to, galing sa mga Ibas yata o Egypt, sa ibang kusan nakukuha ni Sir to. Ayan, dyan siya kumukuha. Habang sinacharge niya yung battery na yon, kumukuha ako ng power from that battery. Ayan, dito,
Tapos ito, i-distribute nyo rin papunta. Tinap ko lang dito kaya mansa nakaano na. Ayan, naka-clip lang na ano. Ay, ito pala. Ayan, nandyan lang siya. Kaya tatlo ang method ko na pag-charge. Ito lang talaga. Pero gusto ko lang na mapuno since kukulangan pa siya ng charge. Dagdag ko to. So, kung 30 na to, i-ano natin yung plus 7.6. So, nasa 37 na yun. So, 38 plus almost 7 na rin to. So, 38 plus 7, 43. Hindi ako nagkakamali. Ay, tama ba? Basta nasa ganun mga 40 plus na ang ano ko. 37 plus 7, 44. Parang nasa ganun. Average of 44 amperes ang pumapasok dito. Ito pala, nung tinignan ko yung parameters nito, medyo mataas-taas ang ano nito. Ito, yung current niya is 50 amps. 50 amps ang kaya niyang ipasok. Hindi lang nakalitaw dito kung yung discharge and current lang nilagay. So, in-assume ko lang na yung current nito either papasok or palabas. Yung discharge current and charging current. So, kung 50 to, ibig sabihin, 5 ang nakalagay rito, aabot ng mas mataas na charging current kasi 5 magkakasama na 50 amperes ang kapasidad. Ayon lang mga ka-solar, mas okay sa akin ang mga lithium kasi unang-una, aside from napakamahal, yun lang isang disadvantage, ang lifespan ng mga ito napakatagal. At ang isang kagandahan pa is 2 years warranty ito kay Sir Falcon Tang. Kaya worry-free tayo. Di tulad ng mga lead acid, kapag nasira yan, ayun, babay na. At ako na lang, ibebenta mo na lang sa mga junk shop na napakamura. Di tulad nito, since 2 years warranty, at saka subok ko na kasi, bago ko si binili yan, matagal ko nang ginagamit din to. Kaya medyo subok na. Tsaka, meron pa akong isang set. Kung makikita nyo yan mga solar, ayun. Yan, sa mga blower ko lang yan. 24/7 na kasi hindi mga blower using 50Ah na lithium ion. Yan, nabili ko lang yan kay Sir Alfred C. Noong nag-sale niya sila, 50% off. Kaya 3.5 ko lang nabili yan from 7,000 natin regular SRP. Yan. So, ayan. Paggabi mga ka-solar, medyo, at least free na yung aircon ko. Ay, kung magka-budget, balak ko magdagdag pa kahit 5 pa siguro dito para hindi lang 4 to 5 hours as 8, more than 8 hours ang running time nito, kaya lang medyo gagastos ka pa dahil sa bibili ka ng additional panel, at least dalawa pa siguro, tatlo na 300 watts, isang ganito mas maganda ako 60 amperes na, pero medyo may kamahalan na yun kasi ito nasa 4-5 yun, nasa 9,000 plus na yata yun kung di ako nagkakamali. So yun lang mga solar, sana ngayong nasa home quarantine tayo, magano muna tayo ng mga solar natin dahil di tayo makalabas, kaya nagbisi-bisihin muna tayo sa mga solar, at kahit paano napabawasan ang gastos natin using solar power. Medyo magastos sa una, pero in the long run maano mo rin yung konsumo niya na marami palang benefits ang solar, lalo na dito sa lugar namin. Maraming salamat ng solar at more power sa ating lahat.